Hey guys, it's Mao, and I'm back with another video to share my 10 Singapore travel guide. Alam naman natin guys kung gaano kataas ang cost of living sa Singapore, pero kayang-kaya naman siyang iset on a budget. Here's my hack number 1. Book your plane ticket ahead of time, at least 4 to 6 months prior to your desired travel date. Nandiyan naman yung mga budgetarian airlines natin like Cebu Pacific and AirAsia. Hack number 2. Exchange your money sa local bank natin dito sa Pilipinas. Or pwede rin naman na magpa-travel advice na kayo sa local bank ninyo para ma-withdraw ninyo yung pera ninyo sa Singapore. And may option din kayo na magpapalit ng peso sa Lucky Plaza Singapore kasi mas okay ng konti ang palitan doon. Hack number 3. Bumili ka ng EasyLink card. Similar siya sa VIP card natin dito sa Pilipinas. Reloadable card siya pambayad sa bus, MTR, and convenience store like 7-Eleven. Mabibili nyo siya for 12 Singapore dollars and meron na siyang kasamang $7 na load. Kung meron kayong friends or relatives na nakapag-Singapore na, pwede nyo rin naman hiramin yung card nila para luloadan nyo na lang yung card guys. Nakatipid na agad kayo. Hack number 4, bring your personal tumbler sa Singapore kasi maraming drinking fountains like sa airport and sa loob ng Universal Studios Singapore. Nakatipid na agad kayo ng water kasi re-refillan nyo na lang yung tumbler ninyo. Hack number 5, mag-rent ka ng pocket wifi or bumili ka ng SIM card pang data kasi walang public wifi sa Singapore. Kailangan ninyo ng internet pang Google Maps or pang-access sa mga application like goder.sg. I highly suggest guys na i-download nyo yung application na yan kasi makakatulong siya sa inyo sa pag-explore ninyo sa Singapore. Number 6, pwede kang mag-stay sa mga hostel sa Singapore kung hindi ka maarte. Nakuha ko yung hostel namin for only 1,300 pesos per night and we book it via Agoda. Hindi naman kami maarte sa mga ganitong bagay guys kasi most of the time, wala ka naman sa loob ng hostel mo, nandun ka lang para matulog and maligo. Kasi yung time mo laging nasa pag-e-explore sa labas, hindi para magpahinga, matulog sa loob ng hotel or hostel. Dorm type siya guys and meron kayong kasama sa loob. Kami noon during our time, 8 kami sa loob ng room and mostly Pinoy din naman yung makakasama ninyo. Yung receptionist doon, Pinay din, may free breakfast and 5 minutes walk lang siya from MTR station. Hack number 7, kung pupunta ka sa Universal Studios Singapore, bumili ka ng ticket sa Klook kasi aside sa mas mura siya, hassle-free na rin kasi hindi nyo kailangan pumili ng mahaba sa Universal Studio. Hack number 8, you can eat sa mga hawker center sa Singapore guys kasi mura lang doon. Meron kayong makakain for only 3 to 5 Singapore dollars. Meal na siya. And meron din namang mga fast food chain like McDonald's. Sa labas ng Universal Studios Singapore guys, merong McDonald's doon. So I suggest doon na lang kayo kumain pero huwag niyong kalimutan na magpa-stomp sa Universal Studio para makapasok pa uli kayo. Hack number 9, kung ano yung pinakamalapit sa inyo sa tatlong to guys, doon kayo bumili ng pasalubong kasi mura siya. Value Dollar Store, ABC Store, or Mustafa Center. And lastly, alam ko most of you alam na to guys, huwag kayong magdadala ng chewing gum or huwag kayong iinom at kakain sa local transport sa Singapore. Kasi malaki yung penalty, baka yung dala ninyong pocket money kulang pa guys pambayad ninyo sa penalty sa Singapore. And that's for today's video guys. Sana nakatulong sa inyo or makatulong sa future Singapore trip ninyo. Don't forget to thumbs up this video and please don't forget to subscribe on my channel. See you on my next one. Bye!